para sa college student na si Elijah. Basketball is life. Kaya wala siyang pinapalampas na pagkakataong makapaglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan. Pero ang masaya sanang paglalaro ng basketball, nauwi sa namimilipit na sakit. Nang sa kanyang pagtaluan para ishoot ang bola, namali siya ng landing at sabay natapilok. Aray ko po! Hey! Ngayon mga kampi, nandito kami sa Luwaan Liwanag para mag- ang content creator at tourism student na si Elijah Calara. Madalas daw talaga akong maglaro ng basketball. Nag-start po ako mag-basketball nung grade 6 pa lang po ako. Naglalaro po ako ng basketball 3 to 4 times a week po dahil naglalaro din po ako sa mga basketball leagues dito po sa Baguio City. Pero sa tuwing maglalaro daw si Elijah ay madalas siyang matapilok. Minsan namamali po ng bagsak yung paa ko at minsan hindi ko po inaasahang matapakan yung paa ng kalaro ko. At nito lang nakaraang Marso. Nakunan pa ng camera ang kanyang pagkakatapilok. Pagkatalon ko po, namali po ako ng bagsak at natapakan ko po yung paa ng kalaro ko. Pagkatapos po nun, nahirapan na po ako maglakad. Ang masaya sanang paglalaro ni Elijah, napurnada! Sobrang sakit po nung paa ko nun na hindi na po ako nakalakad ng maayos. Kaya po, halos binuhat na po nila ako hanggang sa makauwi po. Ang ikinakatakot ko pong mangyari ay baka po madoble po yung pagkakatapilok ko at baka po mas grabe pa po yung mangyari sa paa. Makapaglalaro pa kaya muli ng basketball si Elijah? Alam niyo po, nangyayari ang pagkakatapilok o yung ankle sprain kapag ang ating ligaments o litid sa bukong-bukong ay aksidenteng na-stretch o di kaya naman ay napunit. Ang ating mga litid ay may mga matitibay na elastic tissue na nasa ating mga kasukasuan. Ito yung mga nagdurugtong sa ating mga buto, sumusuporta sa mga kasukasuan at nagbibigay ng limitasyon sa ating paggalaw. Ayon kay Dr. Davidic De Jesus, isang orthopedic surgeon, kahit sino maaring makaranas ng pagkatapilok, lalo na yung mga atleta at mga naglalaro ng contact sports, mga mahihilig magsuot ng sapatos na may mataas na takong, at ang mga may edad na mahihina na ang mga buto. Wala namang particular na age talaga base sa mga studies, pero mas common ito sa mga active people, young to teenagers to middle ages na activity ng mga tao. Tulad ng mga may edad, marupok ang buto. Pag simple lang ang pagkakatapilok, ang unang-unang gagawin ay huwag niyong gagalawin ang paa at huwag niyong pupwersahin. Sisa! Maging si Sisa, si Maria Clara at Ibarra, natapilok. Titingnan ko lang. Kaya naman ang nursing student na si Clyde to the rescue. Rice. Kanin. Pag may sprained ankle, yun ang ginagawa. Rice. Rest, ice, compression, and elevation. Mahusay, Clyde. Ganyan nga. Ayon kay Doc, ang rise or rest, ice, compression, and elevation ang pinakamabisang first aid kapag tayo ay natatapilok. Usually naman, pwede ito i-manage sa bahay. Gagawin lang yung rise protocol. Ang advice natin dyan, i-observe yan. Dapat yung mga pamamaga at saka ang kirot, huhupa yan within 3 to 5 days minimum. Unang-una, syempre ayaw mo mapalala, no? Kung ano man yung naging injury dyan dahil wala pa tayong basihan. Ang tapilok kasi, nag-range yan sa minor na nabanat lang. O kaya yung iba naman sa mga mas malalang sitwasyon ay may nasasamang component ng buto. Pag sinabing tapilok, litid ang nai-injure dyan. Pero ang paalala nito, kapag napansin natin may mga pasa, namamaga na sobrang sakit, hindi maigalaw, doon po tayo nag-a-advise na makita man lang kayo kahit sa emergency room para magkaroon ng mga paunang lunas tsaka paunang eksaminasyon tulad ng x-ray. Dahil sanay na raw na natatapilok si Elijah, hindi na raw siya nagpatingin pa sa doktor. Ang nangyari po noon, pagkatapos ko pong matapilok, kinold-compress po ng mga kaibigan ko yung paa ko.
Yung mga mild to moderate, kaya yan within 7 to 21 days. So parang 1 to 3 weeks ang usual na total healing yan. Ang problema, natagalan bago siya nakabalik sa paglalaro. Nahirapan po ako maglakad at kumilos at halos ilang linggo rin po akong hindi nakapaglaro. Matapos ang 2 linggong pagpapagaling ng paa ni Elijah, sa ngayon po, okay naman na po yung pakiramdam ng paa ko na kalaro na po ulit ako. Ngayon, mas magiging maingat na raw siya sa kanyang mga galaw. Sa ngayon po, natatakot po ako na baka sakaling maulit po yung pagkakatapilok ko. Kaya ngayon po, nag-iingat na lang po ako sa aking paglalaro. Maglalaro pa po ako ng basketball dahil isa po ito sa mga passion ko. Tips ni Doc para makaiwas sa pagkakatapilok. Sa mga matatanda na medyo malabo ang mata, no? So syempre gusto natin sa bahay, no, maging masinop sa mga kalat sa sahig. Pwede kasi itong maapakan, pwede itong madaganan. Susunod, may mga hagdanan din na usually pagka walang hawakan, no, lalo sa matatanda, doon sila nadudulas o nababagsak. O kaya naman, meron din sa mga banyo, sa mga madudulas na lugar, pwede rin silang matapilok doon. Kapag sa mga bata naman, mga sports enthusiast naman, usually sa mga basketball player o volleyball player, may mga sinasuggest tayo dyan na mga high-cut na sapatos, no? Yung mas mataas pa sa bukong-bukong yung tangkad ng sapatos para nakakaiwas din sa mga maling posisyon ng paa. Sa anumang laro ng buhay, ang aksidente laging nakaabang. Kaya kinakailangan ng iba yung pag-iingat para masigurong ligtas ang ating bawat paghakbang.